Good morning! We are on the way to Maasim for a day trip to the beach. Gentlemen, my dear co-adventurers, we are here in Maasim, Sarangani, about 45 minutes away from downtown General Santos City. Mahangin, kaya excuse my unkempt hair. Okay lang yan. Look! There's a starfish! See? There are mangrove species here. Let's walk. I like this side. Very raw, very natural. So sad there are plastics on the shoreline. Yun lang po ang ano dito. Ayan, kunin natin to. Ilagay muna natin dito sa ano. Ayan, ang daming plastic. People, pag pumunta naman tayo sa beach, huwag naman tayo mag-iwan ng plastic. Ang dami talaga. But we're not sure kung galing dito. Kasi parang yung plastic parang na ano eh, na anod. It seems like these were carried by the current and washed ashore. From how it looks. Oh, tingnan natin, no? Oh. Yan, nakikita nyo po ba yan? Tapos, ang dami, oh. So, there's a line. So, I think these plastics were carried, no, by the current and washed ashore. Ang dami pa dun, no? That's the only thing that's not good about this. And the beach, it's white sand, but it's not really fine. Sand, but that's what it is. It's sad, but it's a beautiful cove. I'd say this is a cove, and this side is not occupied so much. I think dun lang yung resort. Medyo magulo, naguguluhan ako sa setup, pero okay lang kasi we're here for the water. The sun is shining brightly and it's quite warm, but there is a nice breeze. And these mangrove species here are just beautiful to look at, and they give us shade, so we are in the shaded area. But it's a nice cove. Look, except for the plastic trash that were washed ashore, this is really a nice area. There it is. See? Beautiful. So it's a sunny day. Thank goodness it's not raining. And the resort is called Canada Diving and Snorkeling Beach Resort. We're really appreciating this environment here. And ano po yung ano natin, island hopping? May sandbar po doon sa island hopping natin. Magkano? 100 na po per head, good for 1 hour. Hindi ako mahulog, nakakahiya sa vlog. Ayan, safety po kayo dito, ma'am. So may mga life vest po tayo dito. May life vest tayo. Yes, ay salamat. Okay, thank you. Community-based ecotourism. At again, tinoto community-based ecotourism. So, ang LGU po ba ang nagpapalakad nito? Yes, marami po kasing nagsama-sama po yung... Anong pangalan mo? Marvin po. Si Marvin. So Marvin, ikaw ang boat operator. So may license ka? Meron po. Para mag-operate ng boat. Ah, I see.
Tapos itong boat, sinong may-ari? Association po ito. Association. Ayun yung sinasabi niyong community-based. Wow! May mga fish cage po kami. Doon. May opening po kami ngayon, fish cages. November 15. Anong opening? Yung ano po namin, bagong produkto po na yung binigay ng LGU. Which is? May floating cottage, mga activity po yun. Pwede po tayo mag-mangrove planting. Uy, ang ganda! Ayoko mag-mangrove planting, ano? Talaga? So, paano doon sa mga makakarinig nito, paano sila mag-sign up? Pwede po nila yung Tourism Maasim. Tourism Maasim, i-contact via social media. Okay, Facebook, pwede mag-message lang. Wala kang telephone number? Meron. Announce mo. Pwede po kayong tumawag sa number ko, 0926-757-8975. Si Marvin. So, pwede nyo po siyang i-contact if you want to join the activities, no? A mangrove planting. All year round yan. Or may ano lang, may dates lang. Basta contact lang sa inyo. Okay. So, ano apelyado mo, Marvs? Marvin Pontelar po. Marvin Pontelar. Pero you are an employee of Canada Beach Resort. Pero nakipag-partnership po kami. Ah, partnership ito. I see. Wow, ang ganda naman. So, ang Canada ay partner ng community-based association for mga environmental leisure activities dito sa Maasim. Anong purok ito? Purok 6 po, Asna lang. Purok 6, anong pangalan? Purok 6, Asna lang. Asna lang. Barangay Tinoto, Maasim, Sarangani. Ayan, nakuha nyo po yan. Pero in the meantime, kami po ay nag-aantay lang na mapuno. Kasi at least 10, no? 10 or something. Oo, at alam namin merong isang family na kumakain lang sila. Pero sasama din sila. So in the meantime, eto, ganito ang boat. Saan pala kayo mo? Jensan. First time namin dito. Tapos ma'am, kung may contact kayo na may gusto magpunta, may ano po kami ma'am, 50 per head po na sa nag-contact, papunta po yung 50 sa kanya. Ba? Uy, narinig nyo yun! Meron parang incentive na kapag may nag-contact sa inyo and then tumuloy, bibigyan nyo siya ng rebates. Oo, na parang incentive na 50 pesos. Uy, sige na! I-invite nyo po. Sige, i-invite mo silang lahat. Pwede na kayong mag-ano sa amin. This coming November 15 po yung launching ng project namin. So, anong project yon? Sabihin mo. Yun po yung Tinoto Community-Based Ecotourism. So marami po tayong pupuntahan at makakatulong po tayo sa kaligtasan. Marvin, paano ka na pasok sa ganitong klaseng... paano ka naging... boat operator. May nag-encourage kasi sa akin man na pasukin na itong turismo kasi mabilis lang daw yung kita. Tapos sa plano nila, nakikita ko naman na makakapera ka. Oo. Tapos makakatulong ka pa sa kaligtasan. Okay, so paano ka na-connect dito sa community base na ito? Ikaw ba ay dati ng boat operator? Opo. Ah, pero saan ka nag-boat operator? Ah, fishing. Tapos yung ano president fishing yung mga tuna. Opo. Ah, okay. Pati yung ano president namin sa association tapos oo. Kami na mga member encourage niya kami na pupunta na lang dito sa pamumuhay na ganito. Iiwan na lang yung pangingisda kasi overpopulation na po yung fishermen natin, ma'am. Sobrang dami na ng fishermen. Tapos kumukunti na rin ang ating mga isda. 'Di ba? Totoo kaya, 'yan. Yun, oo. Nagganoon na lang kami. Ah, okay. So alternative livelihood. Ang nangyari. Wow, ang galing naman. So, ikaw ba ay may asawa na, may pamilya na, may anak ka na? Isa, okay. Pag-igihin mo, oo, meron ka na ngayong magandang purpose para talagang pag-igihin. At maganda yan kasi may kasamang environmental, tawag nito, may environmental purpose, no? Oo, yung iyong trabaho. Nag-enjoy ka naman. Kamusta naman ang kita mo sa ganito? Okay. Pero hindi kasi ikaw may-ari nito, 'di ba? So ano ka, sweldohan ka? Persia. Anong tawag doon? Ano ibig sabihin noon? Happy happy.
Ah. Hati-hati sa tatlo, tapos... sino yung kati mo na dalawa? Yung kasama ko po, yung crew. Ah, okay. Tapos yung isang party, yun yung magiging pundo ng association. Ah. Pag lumaki na yon, lahat ng mga members, pati kami, may share kayo doon. O, kasi member kayo din ng association. So, kumikita ka na, may income ka na, meron ka pang dividend. Oo. So, talagang, ang tawag doon, registered na association. Oo, may business entity siya na, okay, that's good. OND? ESED. ESED? Ah, ito ay mga... Sila yung nag-ano sa amin ng mga madre. Ah, so yun ang kanilang community, parang community extension work. Ah, I see. Tapos... Ita sila yung nagtuturo sa amin kung saan pwede lumapit na makahingi ng tulong. Ah, okay. Sila yung partner namin. Tapos binigay na, kaya na pasukan namin na nahingi kami sa BPAR, Dole. Marami na pong... As an association. Yes po. Ganda naman. Talagang ano... First time ito dito sa Sarangani, itong Tinoto Community Base. Ah, nag-iisa lang ba ito? Opo. Na community base. Oo. Community-based, ibig sabihin, mga taga rito ang membro. Okay. Ah, so, meron ba kayong contribution dyan, di ba? Pag ganun, association, meron kayong parang membership association fee, mga ganyan magbibigay. 30 lang yung ano, a month. 30 pesos a month. Oh, very yung, affordable. Opo, yung 30 pesos po yun, pag birthday ng isang members, yun yung ibibili ng cake para may parang birthday cake namin. Maganda naman. So ngayon, ilan na ang membro ng Tinukto Community-Based Association na ito? 30 plus. Kayo ba ay nagre-recruit pa? Opo, open po yung association namin. Pero bago po kami pinagpapasok, may orientation siyempre. So sana dumami pa, no? Kasi para maging sustainable. Sustainable. Ang feeding nyo, ano yan? Once a day? Twice a day? Three times a day. So ano kayo ba ang nagpo-provide ng feeds or ang BPAR? Ang ano po, first time po yung Dole BPAR yung tumutulong. Ah, tapos, pati Dole. Opo. Tapos noon, pag na yung feeds, tapos isda, pag nabenta na, yung naibenta namin, pinapaikot niyo, pinaparolyo. Oo. Yes. Magandang modelo 'yan. Para ano? Yes. We are mga 50 meters from sobra siguro, no? 50 meters from the shoreline. Opo. Oo. Tupas is yung katabi nung Golden. Yes po. Look. Oh my gosh, ang ganda. Ang ganda. Pero patusnok ka atin, no? Oo. Asya, kumamakan mo. Oo, oh, kumakapapat. Wow! Pwede ko ba siyang bitawan lang tapos mag-ano na siya? Oo. Yan, bitawan ko ha. Yan no boy, i-close up mo. Bye-bye! Ayun! Nandun na siya sa baba. Bye-bye. Sabay po na dala.
Yung mga colorful. Dito po sa ano, malalim po. Marami dito. Marami doon. Teka. Gusto mo nito? Meron kaming live spring. Kita mo? Nakaon? So meaning, nagsulot? Sumadaot na? Kaon lang. Kaon lang ma'am kasi nakakasabal yun ma'am. Oo. Nagsulot sa makina? Silalo pa naman kaya buong hilip. Dumating ngayon. Anong pangalan mo Kuy? Si Alfie. Alfie, parang ano yan? Parang artista yan, di ba? Dahil ang kanyang propeller ay nakasuyop ng plastic. Kaya po, yes. Syempre, makakasira yan. So, nananawagan po tayo, ano? Pwede po, tigilan na po natin ang improper waste disposal. Kasi sa dagat, pumupunta yung ating mga masasamang gawain. And it will cause damage to wildlife in the marine world and to property. Tulad yan. So, dito muna mag-parking si Kuya Alfie kasi low tide na, no? Low tide na. Meantime, si Nikki, kunwari daw. Kunwari daw. Alf, anong mga nakita mo? Saan ka ba nakarating? Dito lang? Malapit lang? Doon banda? Ikot dito. Okay. Daming mga basura. Diyan, sa gitna. Plastic bottle. Plastic bottle. Eh, hindi mo na lang pinulot. Ay, oo nga, nakikita ko dito. Hindi mo na lang pinulot. Hindi mo pinulot? Wala akong nalagyan, ma'am. Ay, kasi ano ka lang pala, no? Oo. Sus kaluoy po. Ara, oh! May mga plastic, oh! Eh, ang ganda-ganda pa naman. Ang linis-linis ang ano sana ng tubig. Asa na yon? Ayun, no? May mga plastic. So, naaanod sila. Ayan pa, oh! May mabayad sa ano. So, mga ano tayo? 100 meters from the shoreline? Tara. Asa? Asa? Pawikan? Saan? Hala! Nikki! Sayang! Saan siya? Eh di pawikan. Oh, tapos tingnan mo may plastic. Eh di baka mamaya maano niya 'yan. Makuha niya 'yan. Asa siya dapit? Diretso sa ma'am. Ay, di ay. Nick, mayroong pawikan. May pawikan. Baka makita mo. Diyan banda. Pawikan. Ayan si Nikki at saka si Marvin naghahanap ng mga magagandang underwater sceneries. Tingnan mo, dyan banda siya. Baka nandyan lang. Ang daming pusit. Squid. Oo, squid. Yung itim, no? Itim pala sila tingnan sa ano? Sa tubig. Ayan, no? Mahuli na. Oh. We are moving to the floating raft. Kailangan lang lumapit-lapit na kaunti. Ayan. Mahirap ditong trabaho mo ah. Ayan. Kaya? Ano, kaya? Ang malalim? Alright.
sobrang init kasi kaya nakaganito tayo. Thank you. Salamat. Sira na kasi itong sulay. Sira na ba ito? Sa lagay na ito. Gandahan nandiyan ka, ma'am. Hala! Good luck. Okay. Eto na. Ang mangyayari. Sige. Oh, galing nga, Monique. Uy! Wow. Ako naman. Alright. Because our trip is out of the blue, we didn't bring food. So they directed us to this place about more than a kilometer, maybe 2 kilometers away from the resort. And it was recommended Mang Joseph's Barbecue. So here we are for lunch and then we'll go back to the resort. It's just simple barbecue, but there are many people here. We'll enjoy this. Yeah, so Dad is now choosing for us. So people stop here for lunch, I guess. Look, so that's a whole chicken is $2.30. Then so you choose from here, and then they will warm it up for you. Okay. Hey. For the weak. Finally, we are going to the sandbar. Ano itinerary natin, Marbs? Sandbar? Sandbar, Marbs. And then? Mag-dive kayo doon. And then, balik tayo. Oh. Okay. Look. Ganda, oh. Beautiful. And the water. So, lagyan mo muna ng suka. So, si Nikki, our adventurous, ano to. Basta, mga ganyan, gusto niya yan. Limpyo, manikoy, no? Kay fresh man siya, no? Sigras. Ano to? Ang tawag? Fresh from the sea talaga. Oo. Paano mo gina-harvest na koy? Gina-dive ni mo? Oo, gina-dive. Saan banda? Saan, ma'am. Marami? Marami. Pero lalong ba na sila? O diri lang sa may mga ano? Sa okay. So, let me see. And, diba, lasang ano? Lasang balot. Lasang balot. Balot of the sea. In other words, nagustuhan mo. Ha? Sarap? Talaga. Hindi ko masyado type eh. Ang perfect partner is pinakurat. Sinamak. Di ay na. Huwag kang magpakasobra ha. Baka mamaya eh. Yan. Ganyan. Kailangan munang linisan at buksan.
Ah, hugasan siya. Kasi anong tinatanggal niyo yung kanyang mga tinatinae? Itong mga black, okay lang. Huwag yan. Yung puti lang. Gustuhan mo pala, Nick? Bili pa ko sa'yo eh. Grabe, oh. Enjoy talaga siya, babe. Patingin ng laman. Ganyan. Yan, lutuin na. Parang kinilaw lang. Ganda yan, ma'am, pag may kanin ka, ma'am. Ah, talaga? Sa kanin? Yung makain ka gana, ma'am. Oo nga eh. Ano pang ibang luto dyan sa si Urchin na yan? Ganyan lang? Fresh lang talaga ang kain niya? Pwede yung pwede. Hindi ba yan pwede yung sabawan? Suka ang kalamansi. Kagyan ng oo, kanin. Oo. Kanin. Tapos sabay ano? Sabay luto sa kwan, sa uling. Ah, okay. Tapos lagyan mo ng hilaw. Tapos ilungag mo, isugba. Ah, okay. Bilib din ako dito sa anak ko. Ha? Okay, beautiful. Galing. So, dito actually, malaking sandbar ito. Pero ngayon, dahil high tide, hindi na makita. Pero you can see the difference sa kulay, no? Kasi sand lang talaga ito. White sand tukoy, no? Pino. Pino na klase. Ang ganda. Ang ganda ng Sarangani Bay. Sarangani Bay ito, di ba? Yan. So, yan yung Pacquiao. Ito naman ay Santa Clara ba? Maria Clara. Ano? Maria Clara. Maria Clara? Santa Clara. Yan. So, magkatabi. Maingay sa ano ni Pacquiao. Madami nagkakaraoke. So, yan yung kanilang boat and yacht. Ayan. Ayan. Ayan ang bangka ni Kuya. Ayan o. Oh. Grabe o. Oh. Nakailang ka na? Naubos mo? Isang ano? Tapos mo yung isang ano? Tingnan nyo. Ayan. Nakita nyo ba yan? Dagkan sila diri, in other words. Saan na? Bulinaw. Nakita nyo yan? Yan. Ang dami. Yan. Nakita nyo? Yes, ang dami. Oo. Ayun, kinuha sila ng malaking isda. Ayan. Bolinaw. Ayun pa oh. Ay, ano ba yon? Hindi yata yon. It's time to go home. The sun is setting. This has been a wonderful time at Sarangani Bay. Discovering more about the community here and the beauty of this part.